Saldi? Bakit naman nasali sa usapan si Saldi? Hindi ba gusto natin magkaanak? Yun nga lang, wala akong kakayahang ibigay ito. Matutulungan tayo ni Saldi. Bakit? May pinapaampun bang anak si Saldi? Jenny, hindi yun ang ibig ko sabihin. Mahal na mahal kita. Meron lang akong papakiusap sa'yo. Hindi kita maintindihan. Sa pamamagitan mo at ni Saldi, magkakaroon tayo ng anak. Hindi ako baboy para ipakasta mo kung kani-kanino lang. Matino akong babae. Jenny, ito lang ang paraan para magkaanak ka. At ito rin ang paraan para mapagtakpan ang kakulangan ko bilang lalaki. Hindi ka naman bulag eh. Hindi ka bingi para baliwalain ang mga naririnig mo sa ibang tao. Kapag nalaman nilang buntis ka, hindi nila ako paghihinalaan na meron akong diferensya. Iniisip ko lang ang sarili mong kapakanan. Paano naman ang dignidad ko? Siguro, nagsasawa ka na. Ito lang ang paraan mo para iwanan mo ko. Bakit, Manny? Nagsasawa ka na ba sa akin? Wala akong ibang intensyon kundi makabuo ng isang pamilya. Masakit din para sa akin. Pero pipilitin kong makayanan. Sa Diyos ka makiusap, hindi kay Saldi o sa akin. Hindi ko kayang gawin ang pinapagawa mo. Lagi naglalaba, no? Naglalaba. Oo, oh, sarap na ng pagkain. Uy, Rodelia! Chismis na naman yan, ha? Naku! Hoy! Puro ko chismis! Latinggero! Chismosa! Eh! Ako si Jenny, paparating tingin mo yung sanya. Wala pa rin pagbabago. Oo. Oo nga. Aling Bilen, pabili nga po ng bagoong. Aba, Jenny! Saan mo gagamitin ang bagoong na yan? Baka buntis ka. Buntis ka nga ba, Jenny? Tama kayo. Dalawang buwan na nga akong buntis eh. Talaga? Ay, talaga? Ay, tulungan mo na kuninang. Oo ba? Sige, dyan na kayo. Aba, buntis ka? Buntis. Salamat nga pala dito sa bigay mo, ha? Nabalitaan ko dumating na mga magulang mo. Ang swerte naman ni Manny. Bukod sa maganda ka na, mayaman ka pa. Hindi naman. Oo nga pala. Ano bang nagustuhan mo kay Manny? Hindi naman siya mayaman. Ang layo pa na agwat niyo sa buhay. Hindi ko nga alam eh. Basta naramdaman ko na lang na in love na ako sa kanya. Dumaan muna tayong tindahan. Magtikatlong bote tayo. Inuman? Kailan lang tayong huling uminom ah? Wala naman ibang mapaglilibangan dito kundi ganun lang eh. Huwag na. Pagod pa tayo eh. Eh di, magpahinga na lang muna tayo. Mamayang gabi na lang tayo uminom sa bahay. Siya nga pala, Saldi, meron akong importanteng sasabihin sa'yo mamaya. Ano yun? Sa bahay na lang. Ano, hintayin kita mamaya. Sige, dito na ako. Kung may kailangan ka pa, nasa loob lang ako ng kwarto. Salamat, Jenny. Saldi, kamusta nga pala yung ina-applyan mo? May resulta na ba? Wala pa rin nangyari hanggang ngayon eh. Ano nga palang pag-uusapan natin? Tayo na!
ngayon alam mo na ang katotohanan. Ano may tutulong ko? May hihilingin akong pabor sa'yo. Kung kaya ko, bakit hindi? Tatapatin kita, Saldi. Pinag-aralan at pinag-isipan ko mga bagay na to bago ko dinesisyonan. Pare, mahirap para sa akin, pero ito lang ang tanging paraan para mabigyan ko ng anak ang asawa ko. Sa nangyari sa'yo, mukhang mahihirapan ka nga. Ano may tutulong ko? Ikaw ang magpupuno ng pagkukulang ko. Ito'y isang magiging lihim lamang. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam na ba ito ni Jenny? Paano kung hindi siya pumayag? Kakausapin ko. Wala nga kasi yung kanina eh. Mukhang pagod na pagod ka eh. Saan ka pupunta? Diyan lang sa bayan. May bibilin lang. Sige. Maganda tubo ng palay natin, no? Oo nga eh. Sarap ang tignan. Tubig, oh. Ba't ang tagal mo? Lasing ka na naman. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Eh, anong pakialam mo? Ha?
Tanong ka pa ng tanong eh! Ano na? Yung tayo sa kwarto. Anong kailangan mo? Ikaw ang may kailangan sa akin. Wala akong kailangan sa'yo. Meron. Kailangan mo makiusap sa akin. May alam ako tungkol sa inyo ni Salvi. Hindi totoo yan. Paano kang makakatanggi? Inakita ko kayo. Sinungaling! Itiwan mo ako! Ikaw ang sinungaling! Itiwan mo nga ako! Sandali! Mananahimik lang ako kung babayaran mo ako. Para wala akong nakita! Pero Samuel, mukhang palto ka yata ngayon. Ayos lang. Inom pa ng inom. Ikaw naman nagtatanong ka pa, nakikita mo na eh. Manang, isang case pa ang beer. Ayos yan ah. Api! Okay. Tay, tawag ka ni nanay. Umuwi ka nga! Storbo, umiinom yung tao rito eh. Takusa pala ito eh. Baka maglalatan pa ng balik. Pero huwag naman kayo maingay, baka may makarinig. Maglalagay pa ng papers. Pagsumuwi pala ito eh. Ano? Ano doon? Paano baka mag-uwi? O, oh, sige na! Umuwi ka na! Samuel, si Saldi. Saldi! Daan ka muna dito! Shot muna tayo! Yan na! Upo ko muna dyan. May pupuntahan pa ako eh. Sandali lang! Upo muna! Ang bira naman. O, oh, inumin mo! Amos na ka na, Saldi? Ha? Okay lang, naghahanap ng trabaho. Trabaho? Trabaho? Huwag mong pinag-iintindi ang trabaho. Ha? Ako tularan mo. Kahit wala ang trabaho, eh nagkakakwarta. Iba na lang pag-usapan natin, pare. Pare, bakit ba ayaw magkwento tungkol sa buhay mo? Naniligaw ka na ba? Ano bang pinagkakabalahan mo? Naghahanap lang ako ng trabaho. Ayos muna kayo. Muna na ako, pare. Maaga pa ako bukas. Pare. Saldi! Alam mo bang ginawa mo? Dahil sa'yo, maaari kami maghiwalay ni Manny. At alam ni Samuel ang nangyari sa atin. At hinihingan niya ako ng pera para hindi malaman ni Manny at ng buong baryo ang nangyari sa atin.
Oh, ang dami mong pinamili. Saan galing ang pera mo? Sa isang kaibigan na may pagkakautang sa akin. Ayan, binayaran na ako. Oh, ay sino naman kaibigan yan? Di mo naman kilala eh. Sige na, tignan mo itong mga pinamili ko sa'yo. Wow, ang dami naman ito. Ang ganda. Salamat ah. Panalo ko ah. Yan ah. Malas. Yan talaga buhay. Anong kailangan mo? Naibigay ko ng pera. Kulang pa yon. Wala na ako may bibigay sa'yo. Ah, ganun ba? Edi ikaw na lang ang bonus ko! Itiwan mo ako! Itiwan mo ako, hayop ka! Palagi ka nalang nakasimangot. Ang ganda-ganda mo pa naman. May regalo sana ako sa'yo. Pero isang ngiti muna. Nalipasan ka lang ng gutom. Hindi, kakakain ko lang kanina. Hayaan mo, bukas sasamahan kita sa doktor. Ako na yan, ako na yan. Halika, Mrs. Binabati kita, Mrs. Ayon sa laki ng matris mo, buntis ka ng 3 buwan. O eto, inumin mo ito ng 2 beses para sa'yo at para sa bata. O, congratulations, mister. Buntis na po si Mrs. Magiging isang ama na po kayo. Tutuloy na ho kami. O, sige po. Congratulations, mister.
Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin dito sa bukid. Ang tataba ng tanim natin. Konting panahon na lang, aanihin na natin to. Mukhang malaki ang kikitain natin sa darating na anihan. At malaki-laki ang maibabalato ko sa'yo. Salamat, Manny. Para mapaayos ko naman ang kubo ko. Siya ka pala, Saldi. Magpapaalam na kami sa'yo ni Jenny. Napag-usapan na namin na lumipat na matitiran. Yung malayo rito. Pero bakit? May problema ba kayo ni Jenny? Wala naman. Pero mas makakabuti siguro kung kusa na kami lalayo ni Jenny. Alam mo naman mga tao dito sa atin. Manny! Oh, Saldi. May importante sana akong sasabihin sa'yo eh. Tungkol sa asawa mo. May dapat kang malaman. Dapat malaman? Ano yun? Hindi ba nasabi sa'yo ni Jenny ang ginawang pang-aabuso sa kanya ni Samuel? Ano? Anong klaseng pang-aabuso? Pinagtangka ang gahasain ni Samuel si Jenny. Totoo ba yun, Jenny? Totoo bang may ginawa sa'yo si Samuel? Money! Money!
Ganito aabot ang lahat. Kahit asawa ko pa si Samuel, umasa ka. Hindi ko siya kukonsintihin. Pag akong unang-unang makakita sa kanya, ako na mismo magdadala sa kanya sa pulis. Kahit papano, poprotektahan mo rin ang asawa mo. Maaaring hindi mo rin sabihin sa amin kung saan siya nagtatago. Sa ngayon po, hindi ko po talaga alam kung saan nagtatago si Samuel. Pero maaasahan niyo po ang aking katapatan. Pag nalaman namin na may kinalaman kayo sa pagtatago ng asawa ninyo, Mrs., madadamay kayo. Maaari na rin namin kayong sampahan ng kaso. Hindi ko po talaga alam kung saan siya nagtatago ngayon. Aasahan po namin ang inyong kooperasyon, Mrs. Tutuloy na ho kami. Sige po, salamat ho. Tayo na. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka babalasian sa mga nangyari? Sinira mong buhay ko! Wala akong kasalanan. Hindi ko ginusto yun. Umalis ka na, Saldi! Pero pakinggan mo muna ang gusto kong mangyari. Para din naman sa bata to, ah. Nakita mo na. Lumabas din ang tunay mong hangarin. Hindi ako makakapayag sa pinapakiusap mo. Ako ang ama ng batang dinadala mo, Jenny. Wala kang karapatang angkinin ang batang ito. Baka nakakalimutan mo na may kasundo ang kay ni Manny. Hindi sapat yun. Pagkatao kong pinag-uusapan dito at karapatan ko bilang ama ng dinadala mo na ako ang makakagistan niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pero mahal na kita, Jenny. Patay na si Manny. At hindi siya ang ama ng dinadala mo. Hayaan mo bang walang magis ng ama yung isisilang mo? Sino ka para sabihin yon? Kahit na ikaw ang nagpunla nitong nasa tiyan ko, hindi ka magkakaugat sa puso ko dahil si Manny lang ang nakatanim dito. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Totoo talaga ang mga sinasabi ko sa inyo. Dinig na dinig ko ang pag-uusap nila Saldi at Jenny. Alam nyo, hindi ko akalain magagawa ni Jenny pumatol sa ibang lalaki. Doon pa naman sa kaibigan ng asawa niya. Kung ganon, hindi pala si Manny ang ama ng dinadala ni Jenny. Grabe talaga, nakakahiya. Akala ko eh, matinong babae, yung pala, talipandas. Talaga naman, oh. Naku, nakakahiya. Samuel, narito na asawa mo. Anong balita sa baryo? May mga pulis na nagpunta sa bahay. Hinahanap ka. Ano sabi mo? Alangan namang ituro kita. O sige, mauna na ako. Walang kasama yung bata sa bahay. Mag-ingat ka. Baka masundan ka ng pulis. Oo. Anong hinahanap mo? Asan yung papeles sa kinatitirigan ng bahay?